5, 4, 3, 2, 1. Hello, what's up mga parekoy, marekoy? Ngayon nandito tayo ngayon sa anong lugar ba ito, parekoy? Alcards. Para nandito tayo para maging ano bang gagawin natin dito? Magre-register tayo sa Almobasher. Almobasher. What? Para saan ba yun? Para saan ba yun? Abshir. Yun, ginagamit yun as a platform para vaccine, sa vaccine. Para sa vaccine ba yun? Para sa parang online online registration para sa vaccine, para sa counting ng Saudi registered, sa pagkakaalam ko parang ganun. Para lahat ng nasa loob ng Kingdom of Saudi Arabia of the Middle East ay kailangan maturo ka ng vaccine. Yeah. Tama ba yun? Meron kang gustong katanungan about sa services dito sa Saudi, like ikamas, driver's license, etc. So kailangan natin mag-register sa Al-Bashir. Al-Bashir ba yun? Yun nga po, may access tayo. Ayun. Yun pala. Pero bakit naman ganito kaagad yung pila? Parang ngayon lang nangyari na ba ito? Ngayon, first time bang lang ito mangyari ngayon? O simula ng araw na ito? O matagal na ba ito ganito? Nag-registered ng online? Ngayon lang. Bali, matagal na yata itong na-implement sa Saudi Arabia. Kaso nga, ngayon, parang gusto yata ng government na mostly lahat ng resident dito is magkaroon ng account sa Al-Bashir. Tingnan nyo naman yung pila. Ang haba-haba. yun. Otherwise, dapat lahat ng tao nandito sa Kingdom of Saudi kailangan registered ng Abshir. Para sa kung sakaling na tuturukan ka ng vaccine, madali kang maka-access kasi kumbaga meron ka ng sariling account para sa Abshir na yan, ano? Yep. Good. Oh, yeah. Pero hindi ba masama sa kalusugan yung ano na yan, yung vaccine na yan? Yan ba lang galing sa China o galing UK ba yan? So wala akong idea about sa vaccine. Baka kung meron pa ako nasabi na natawag doon, yung mali about sa info sa Abshir, correct me if I'm wrong na lang po. Hindi lahat naman tayo parang baguhan sa mga ganyan kasi sa buong buhay natin ngayon lang nang mangyayari yung ganyan, di ba? Pero sana maging okay ang lahat after natin maturo ka ng ganyan. Pero ang hirap ang kalagayan natin kasi dadaan pa tayo sa ganito. Parang mangyayari, parang mano-mano lang, no? Kasi magre-register pa tayo, pupunta pa tayo sa ganito. Ayan, oh, mall. Wow, ano ba yan? Building ba yan? Ganun. Tapos ganun. So, isang katutak pang oras ang pagpila natin dito para ma-register lang. Kailangan pa kasi natin ng fingerprint. Tapos, yun. Face mask. Para kailangan natin ang mapinturan yung mukha. Okay, para makilala talaga yung ano, identity mo talaga kung ikaw ba talaga yan o hindi. Parang ganun. Kailangan, tagalin mo yung maskara bago mag-picture. Kung may maskara ka, kailangan tagalin. Pero ako, maskara ko, hindi matanggal yan kasi ano, usually talagang normal na yan. Yun lang kasi yung kagandahan dito sa government ng Saudi Arabia. Kasi nga, in one account, ma-access mo na lahat ng services dito sa Saudi. Mm. So, sana nga, ma-implement din sa Pilipinas para hindi siya maging hassle kung ano yung kukunin mo, kung ano yung asikasuhin mo na kunin, like driver's license sa Pilipinas, di ba? So dito, in one account, pwede ka na magpa-appointment ako sa driver's license. Then, pag nag-check ka ng ikamas mo, kung kailan yung expiration. Mo, napakadali lang, ano, kasi makikita mo rin nga yung ikama pag nag-inquire ka ng ATM mo, kapag may account ka, makikita mo na yung ikama mo. Yeah. O, di ba? Ay, lalo na ngayon, na-implement naman ulit itong Abshir para sa isang mga katulad natin na mga casual na mga manggagawa lang dito. Kasi dati may Abshir na ako, kaso lang parang hindi na ako maka-registered. Kaya binilate ko na lang. So ngayon, bali, ina-implement naman para sa mga isang mga dayuhang manggagawa dito sa Saudi Arabia, no?
So ngayon, napakaganda ng ano ng implementation ng Saudi Arabia. Sana maging katulad din ito sa Pilipinas na sa Pilipinas sa bansa natin, di ba? Napakaganda, di ba? Di ba? So anong oras na ba ngayon dito? So mag-aalas 8 na po ng gabi dito sa Saudi Arabia. Sobrang lamig po ngayon dito. Oh, hindi halata, no? Hindi halata kasi naka-jacket, no? So, 3 minutes pa tayo. Salita ka pala dyan. So, anong lugar nga ito ulit? Nakalimutan ko. Bali, nandito tayo sa Eastern Province, Al-Kharj po. So, mga ilang oras ba ito ang biyahe pang papunta doon sa pinagtatrabahoan natin, sa area natin talaga? Location po kasi ng workplace namin sa Haraj po, Al-Hasa. Which is, yung Al-Hasa po, nasa Guinness Record po yun, na ito po yung pinaka mahabang highway po sa buong mundo, which is sa middle of the middle desert. Dito so, lang ba ito sa middle desert? Papunta, Haraj kasi Al-Hasa yun, hanggang dito sa Al-Kharj. Mga nasa 2 hours po yung biyahe. Nabiyahe po kami ng 5 PM kanina. And then pagdating namin dito 7:00 just for this lang po, magre-register lang po sa AppShare kasi na-implement sa amin kanina sa Tuts Company na kailangan po namin talaga mag-register dito through portal po yung registration po nun, so kailangan mo pang mag register online and then yun nga, may mga branches kasi yun eh. Different places po dito sa Saudi Arabia. Meron po silang tinatawag na MOI portal, which is parang ATM machine po. Doon tayo mag... Ayun, sabihin mo na rin sa mga hindi pa naka alam ng ganito ba? Sa mga kapwa natin na Pilipino rin, na mga ano ba, para kung sakaling maging awareness sila sa ganito, para kung sakaling sa mag-online sila, maaari na rin sila mag-online ng sarili nilang ano ba, mag-registered ba. Saka pupunta na lang sila sa mga branches na may katulad nito, ganito, ano, AppShare, sa mga malls, o sa anong branches man yan, o kaya sa mga bangko. Para walang hassle ba sa mga nagpapadala ng pera, pwede na silang dumiretso doon mismo sa mga ganun. So, like Injas, di ba? Meron? Pwede, no? Yeah. Pwede kang magpa-activate dun sa Injas, tapos sa Bank Al Jazeera, and then meron din pong available sa mga malls. I think sa mga malls din na malalaki. Yun lang. Bali, kailangan mo mag-register online. Kung ikaw gusto mo mag-register online, register mo lang, hanapin mo lang yung AppShare. Sa ano ba yun? Sa Google ba yun? MOI e-service AppShare. Sa Google ba yan? Search mo lang yun sa Google. Ah, sa Google pala. Search mo lang yung Google, tapos search mo MOI e-service AppShare. And then, kailangan doon yung ikama number, yung identity number natin dito, tapos yung valid phone number po natin, which is sa atin po mismo yung number, kasi pag iba pong number yung gagamitin natin, maka-cancel po. At kailangan nila mayroon silang Gmail or Gmail account, no? Hindi po, kailangan po talaga yung Gmail po. Ah, Gmail tapos. Gmail tapos. Yung okay na-importante yung number, yung tama number, tapos Gmail. Then meron na, naka-indicate na rin dun yung process kung paano mo gawin yung mga caps lock or may character, gano'n sa password. Nakalagay naman dun kung ano yung proseso. Syukran. Ay, wow, maraming salamat din. Titignan natin mamaya kung anong mangyayari after natin mag fingerprint dyan. Kung ano pang mga dapat natin gawin. Okay. Tignan na lang po natin. Antabay lang tayo so, para... Siyo, abang-abang lang mamaya ulit. Bye-bye. Sizzle, tapos na kami sa AppShare. What's up, man? Sobrang dami tao. Nakain na kami. Gutom kami. Alam nyo ba yung biek? Biek? Biek yan. So yun. Tapos na kami dito sa Pangit pala to. Para naging Pangit to? Asan yung pan? Git!
Tang may nakita kong gate doon pero walang pan. Gate lang meron. Yung pan di ko nakita. Ayun, may gate din oh. Tatagal namin nakapila, mga ilang oras ba tayo nakapila? Wow, almost 2 hours. 2 hours? 2 hours. So yun. So sobrang tagal ng pila. Pilay. Pilay ang inabot. Nagutom kami ng bigla. Yun ako, kakain muna kami. So hanggang dyan na lang muna tayo. Salamat, maraming salamat. At saka paki-subscribe na rin kung hindi pa ka nakasubscribe sa channel ko. Salamat. And bye-bye.